guys, hello. Kumusta? Maraming salamat sa mga bago nating subscriber ngayon. Welcome dito sa ating small channel. So ngayon po ang gagawin nating test ay dito po sa ating rocket sim. Sa mga nakapanood ng ating mga last videos about rocket sim ay naging maganda yung result natin sa ating mga modem ng Huawei. Kagaya ng B315 is 936 at 938. At sinubukan din natin doon sa ating LTE Packet Advance yung ating Rocket SIM. So ngayon, isa ito sa mga legendary o pinakamalupit na modem na ating makikita ngayon na hindi naman masyadong kamahalan at hindi naman masyado siyang mura. Okay, so sa mga gustong bumili nito ay marami po tayong makikitang mga seller. Mag-ingat lamang po sa mga scammer. So ito pong hawak natin ngayon na B525-65A ay meron po itong bagong build na firmware ng ating mga masters. Ito po yung Optos firmware. So yung naka-install dito sa nabili nating modem is yung kanilang Optos na version 3. So meron daw silang tatlong lumabas, yung version 1, version 2 at version 3. So nakuha natin niya sa version 3. Okay, so susubukan natin kung maganda ba talaga yung maging result ng ating speed test dito sa ating rocket sim gamit yung ating B525-65A. Okay, so yung kanyang IP address is the same pa rin doon sa ating 936 at 938 na ginawa. Okay, 192.168.1.1. So pwede nyo pa rin itong ma-access sa inyong browser. So kung gagamit naman kayo ng mobile phone ay mag-connect lang po kayo sa Wi-Fi. So yung password po ng inyong B525 na modem is depende na po sa pag-setup nyo. Doon nyo po ito masisetup sa kanyang web browser na may 192.168.8.1 na IP address. Okay, so ngayon smart rocket sim yung gagamitin nating test na sim. Okay, so since maganda yung nagiging result ng ating smart rocket sim, susubukan natin dito kung mas compatible ba ito dito sa ating B525-65A. Okay, so ngayon simulan natin. Check natin sa ating web browser kung saan tayo connected. Mag-login tayo. So yung ating browser, kung hindi kayo nakalagin, pwede kayong mag-login. For example, lagat muna tayo, then login tayo. Input kayo ng password na nakaset doon sa inyong modem, then login. So dito sa ating Optos firmware, mapapansin natin medyo may pagkakaiba yung kanyang interface dito sapagkat nandito na lahat yung ating mga kailangan na details sa ating dashboard. So makikita natin dito yung ating IP ating mobile number, yung one IP address, ating PCI, CLID, then ating ERFCN. So nandito rin yung ating bands. Ano yung mga nakukuha natin sa RSRQ, RSRP, RSSI at SINR. So okay. So yun ang kukuha natin, ano? Same pa rin kagaya ng ating kung gagamit tayo ng Huawei Manager. Okay, so makikita natin dito sa ating smartphone na naka-display dito sa ating harapan ay gumagamit tayo dito ng Huawei Manager na 5.0. So makikita natin yung RSIP 81 dBi. So dito makita natin sa ating desktop same yung kanilang result na nakukuha. Okay, so dito sa ating Huawei Manager pwede tayo dito mag-set ulit ng ating mga designated bands. Same pa rin dito sa ating web browser, pwede din tayo dito sa ating connection settings, network settings. Dito natin ma-check yung mga available na bands na pwede nating magamit. Okay, so sa ngayon, makikita natin, connected lang tayo sa band 1. So doon sa ating mga last test na ginawa sa 936, ay connected tayo sa band 1. Napakaganda ng result. Okay, subukan natin mag-speed test dito sa ating band 1 gamit ng ating web browser. Hindi pala ito web browser. Ito po ay Windows application. So speed test tayo. Yung ating pong SINR is very poor. Makikita natin dito sa ating Huawei Manager, napaka-poor po ng kanyang signal na kukuha. But as dito sa ating antenna settings ay connected po itong ating modem as sa external antenna which is connected po sa
parabolic antenna. So sa hindi nakapakita ng ating unboxing sa parabolic antenna, i-check nyo lang po natin yung ating latest video. Yung ilan sa ating mga video, mayroon po tayong dyan unboxing at saka installation ng parabolic antenna. So paano natin ikabit yung ating parabolic antenna? Kailangan mo lang yung kanyang coaxial cable, ikakabit nyo po sa likod ng inyong modem. So kung meron pong antenna port sa likod ng inyong modem, pwede nyo po itong lagyan ng parabolic antenna or memo antenna upang mas malakas po yung kanyang sagap ng signal sa labas. Okay, kasi kung pang indoor lang, may chance po na humina yung inyong signal. Okay, sa band 1, balik tayo sa ating dashboard. Makikita natin, isa lang yung ating band na connection. Makikita rin natin dito sa ating Huawei Manager, band 1 lang po. So, ito pong ating B52565BS, meron po itong carrier aggregation in which pwede po tayong gumamit ng dalawang bands. Okay, subukan natin dito. Pumili tayo ng isang band, sabihin natin band 1 na 2100 FDD at saka isang 700. Okay, so habang hindi natin apply, makikita natin dito sa ating B52565BS, nakunitin lang tayo sa isang band. So magdi-display dito sa ating network na band 1 yung ating connection. Okay, so check natin. Okay, so band 1 lang tayo connected. Then, once ma-apply natin, connect natin, apply. Okay, so lalabas dito sa ating network na dalawa na yung kanyang network na connection. So meron na tayong band 1 at saka band 28 na connection. Pero dito sa ating web browser, hindi natin dito makikita yung dalawang connection na band sa ating dashboard. But if pagpumunta tayo dito sa ating network, makikita natin naka-check na po yung band 1 at saka band 28. Ngayon, yung result ng ating SINR is masyado pa rin poor, pero pwede tayong mag-speed test. Tingnan natin kung mas magaganda yung magiging result sa ating dalawang bands. So nakuha natin sa band 1 kanina, ang first speed test natin is nakakuha tayo ng 29.94 Mbps yung ating download at saka 37.71 Mbps yung ating download. Yung ating ping is 32. So, okay, ngayon mag-speed test tayo gamit yung ating dalawang bands na B1 at saka B28. Okay, so 2100 MHz at saka isang 700 MHz. Ano kaya yung magiging resulta? So ito pong sa computer natin is kailangan connected po tayo through LAN or Wi-Fi. Kung laptop yung gamit nyo, pwede po LAN cable, i-connect nyo po sa inyong modem. Okay, so napakaganda ng result ng ating dalawang bands. Makikita natin dito sa ating Huawei Manager, negative 3 dB yung ating nasasagap na signal. Okay, so nakakuha tayo ng 30 Mbps at 43.8 Mbps. Okay, subukan kaya nating lumipat ng antenna. So nakalagay dito sa ating external antenna na meron tayong dalawang connected na cables o doon sa ating port. So ilagay natin sa internal, then apply, then titingnan natin kung halin sa kanila yung mas maganda. Okay, so nakita natin kanina sa ating last speed test gamit yung dalawa nating bands na B1 at saka B28. Titingnan natin yung magiging result ng ating speed test. Okay, mag-refresh tayo dito sa ating Huawei Manager. Same pa rin ba yung kanyang SINR? Ayun, bumaba yung ating RSRP. Makikita natin bumaba, naging yield orange. At saka RSRP, sapagkat na wala na po siyang external antenna, hindi na siya connected. Okay, subukan natin ulit mag-speed test nang naka-connect lang tayo sa internal antenna ng ating modem. Ganun pa rin ba yung makukuha nating download speed at upload speed?
So dito makikita natin yung difference talaga ng mayroong external antenna at walang external antenna. Okay, so 10 Mbps yung nakuha natin at saka yung ating download more or less nasa 10 Mbps din. Gamit nating SIM is Smart Rocket SIM na registered sa ANLI 499. So very poor yung naging result ng ating speed test sa ating internal antenna. So ibalik natin sa external upang maging mas maganda yung result ng ating speed. As you can see, biglang tumaas yung ating RSRP at saka RSRQ. Pero very poor pa rin yung ating SINR. But mas maganda yung nakukuha nating download speed at upload speed sa ating modem na mayroong external antenna. Okay, so wait natin yung development. Nag-error yung ating application. Okay, connected pa rin tayo sa band 1 at band 28. So ngayon, sa mamaya, pagkatapos nito, susubukan naman natin yung band 3. Okay, so band 3 lang muna, then hahalo natin yung band 3 at saka band 28. So dito po sa ating career aggregation, is pwede tayong magtimpla ng ating mga bands. Depende po sa area natin kung ano po yung mas magandang band na maibibigay o makukuha natin na speed. So yun po yung ilalak natin. Okay, so kung halimbawa maganda yung band 3 sa area mo, ilak mo sa band 3. Kung maganda yung band 1, ilak nyo po sa band 1. Okay, so nasa choice mo na po yun kung saan mo gusto. Okay, so nakakuha tayo ng 27 Mbps at 34. Napakalaki po ng difference ng walang external antenna at internal antenna lang yung gamit natin. So hopefully, sana kung meron kayong budget o pambili ng BIMO antenna or parabolic antenna, much better kung malayo ka sa cell tower, mas maganda po. Okay, so ngayon susubukan natin lumipat ng band gamit yung ating Huawei Manager. Lipat tayo sa FDD100. Yung FDD100 is a band 28. So band 3 lang muna, susubukan natin, then apply. Sa mga gustong mag-avail ng Huawei Manager, check nyo lang po sa link natin at pwede nyo po itong ma-download. Okay, so connected na tayo sa band 3. Makikita natin. Punta tayo sa ating dashboard. Connected na tayo, band 3. Subukan natin mag-speed test sa band 3. Ano kaya magiging result? Okay, yung ping natin nasa 39. Makikita natin dito sa ating Huawei Manager, lahat green ang kulay ng ating status bar. So, napakaganda. Good. 17 dB. Yan. Napakaganda ng result ng ating band 3. So, ibig sabihin na yung band 3 is malapit lang sa area ko. So, meron kasi dito nga dalawang cell tower ng Smart. Ang isa medyo malayo at saka yung isa is medyo malapit. So, yung band 1 kanina, siguro maaaring yung band 1 ay nandoon sa isang malayong tower. Nakasasagap siya ng ating parabolic antenna. And then, yung ating band 3 is nandito lang sa ikalawang malapit na tower. So, ayan. So, nakakuha tayo ng 17.25 na download speed at 17 din yung ating upload speed. So, mas maganda yung result kanina ng ating band 1 sa ating cell tower na mas maganda yung bigay ng ating bands. Sa ating. So, ngayon, nahaluan natin siya ng isang band na 28. Check natin kung ano ang magiging result. Okay, apply natin. Ayan, dalawa na yung ating band. Refresh natin yung ating dashboard. Okay, so band 3 yung naka-result dito. Pero dito sa ating Huawei Manager, band 3 and 28. So bumaba yung ating average ng ating SINR, pero mas tumaas yung ating RSRP. Okay, so subukan natin mag-speed test ulit. Dalawang bands na po tayo connected. Okay, napakaganda ng ating RSRP. Excellent and good. Yan. So, as you can see, mababa yung nakukuha nating download speed. So, sa area ko, yung band 3 is a little bit congested.
since umaga pa naman ngayon, kaya medyo lumalaban pa yung ating speed. Pag mamaya marami ng magising, mga students, ay humihina po yung battery sapagkat halos lahat ng mga smartphones ay connected sa battery. Okay, maswerte ka lang yung kung smartphone mo is meron itong band selection na pwede nyo maset sa gusto nyong band. Okay, so ngayon nasa 11 download speed lang tayo at saka 16.88 yung ating upload speed. Okay, so susubukan naman natin yung solo na band 28 lang. So ano kaya ang magiging result sa band 28? Okay, so ito pong band 28, 700 MHz po ito. Ayan, napakaganda ng ating RSRP. Excellent. Yung ating RSRQ, medyo mababa. Pero yung ating signal is mataas. Okay, so mag-speed test tayo dito sa ating band 28. Makikita natin sa ating dashboard is band 28 na yung ating connection. Napakataas ng kanyang SINR. Okay, nag-error yung ating application. So dapat po, kung gumamit kayo ng Huawei Manager, is dapat connected tayo sa Wi-Fi ng ating modem. So kung hindi ka ho connected dito, hindi po ito gagana. Okay, napakababa ng ating download speed sa band 28. Upload naman natin nasa sa 6, 9, 10. So, sa tatlong nakita natin o na-test natin na bands, yung band 1, napakalakas. Pangalawa yung ating band 3. Then, pangatlo yung ating band 28. So, ngayon, meron ding isa pang band na pwede nating magamit is ang band 41. Okay, so ano yung band 41? Tingnan naman natin dito naman tayo mag-set sa ating web browser. Makikita natin yung band 41 is 2,500 MHz. Meron din tayo dito makikita nga 2,005 MHz. TDD25. So, check natin dito. Dito naman tayo. Subukan naman natin. Gumagana din po dito sa browser natin. Apply. Okay. Yan, mag-reset po yung ating network. And once mag-green na po yung kulay, tsaka magkaroon ng bars dito, ibig sabihin connected na tayo. Okay, check natin. Band 41. 18 dBi na kukuha natin. Tingnan natin dito yung ating Huawei Manager. Yung ating RSIP, nasa average lang. Yung ating RSRQ, good. SINR is good. Okay, so mag-speed test tayo. Okay, so lamang kanina, band 1 lamang. Number 1 yung ating band 1. Pangalawa yung ating band 3. Then, pangatlo yung ating band 28. Sino kaya makakahabol kaya itong band 41 sa ating mga top-notchers? Mukhang hindi. Okay, so nakuha natin dito, download is 6 Mbps lamang. Very poor. And then, upload natin nasa 1 Mbps. Okay, so very poor yung naging result ng ating band 41. So ngayon, ang gagawin natin sa gagamitin natin band 28 at saka yung pangalawa na band 3. So yan yung dalawa nating gagamitin sapagkat sila yung dalawang may mas mataas na result na nakuha natin. Okay, so ngayon, ito yung gagamitin natin. Makikita natin, ayan, excellent, good, good. Ayan, very good, very good. Ayan, biglang naging poor. So, pag ganyan, ibig sabihin ay nakukuha niya band 3. Pag bumababa, band 1 yan. Pag tumaas, band 3 yan. So, nilalaro niya yung dalawang bands sa ating carrier aggregation. Ano? So, nilalaro niya. Pag naging band 1, kanina makikita natin sa band 1 is mababa yung ating SINR sa band 1. And then, sa ating band 3, mataas yung kanyang SINR. So, dito natin, i-refresh natin dito sa ating web browser. Nakalagay dito band 3. Pero dito sa ating network, sa ating Huawei Manager, nakalagay dito band 1 at saka band 3. Tingnan natin, mag-speed test ulit tayo. Gaganda kaya yung result? Okay, mukhang bumaba. Bakit kaya? Minsan dapat talaga kung activated yung ating band na may carrier aggregation na dalawa, lumalabas dapat dito is 4G+.
Okay, so dapat 4G plus po dito yung lalabas. Bakit kaya hindi lumalabas yung kanyang 4G plus dito sa ating web browser? Okay, so sa mga users ng Opto, sabi nila, once mag-login ka or mag-stream ka ng HD na video sa YouTube, saka lang daw na trigger yung kanyang career aggregation. So, tingnan natin dito, connected tayo HD 1080p, tingnan natin yung magiging 4G plus, yung ating result dito, hindi pa rin. Ano, hindi pa rin nagiging 4G plus, pero HD na yung ating in-stream natin dito sa ating modem. So, bakit kaya? It's either hindi activated ngayon yung 4G plus. Subukan kaya natin band 3, band 21, band 1 at saka band 28 kung makukuha natin yung 4G plus na result. Okay, refresh natin. Hindi pa rin natin makuha yung 4G plus. So ibig sabihin humina ngayon yung smart sa area ko. Okay, nag-stream pa rin dito tayo sa ating HD na 1080. Ayan, 1080 yan. Continuous yung ating streaming, napakabilis ang kanyang buff, maganda. Then hindi pa rin natin ma-trigger yung ating 4G plus. Okay, so balik tayo sa band 3 at band 1. Sapagkat mas maganda yung result ng ating band 1, piliin natin and then speed test ulit tayo. Okay, maganda, maganda, ayos, ayos. So kung merong band 1 sa area mo at napakaganda ng result, mag-lock na po kayo sa band 1. Okay, may mga area po na umaabot ng hanggang 100 Mbps. Depende na po, case-to-case basis pa rin. Kung ano yung maganda nating band, doon po tayo mag-connect. Okay, so maganda yung result. Haluan natin ang band 3. Okay, yan. Band 3 at band 1. Okay, so yung ating speed test dito sa LAN cable connected sa ating computer and then hindi po tayo connected sa kanyang Wi-Fi. Ito pong B52565BS, meron po itong dual band. So meron itong 2.4 GHz at 5.0 MHz. So pwede kang mag-connect, pumili ka kung saan mo gustong mag-connect. For example, check mo yung inyong Wi-Fi sa pag-setup nyo. Meron po ditong 5G at saka 2.4G. Makikita natin yan dito sa ating Wi-Fi settings. O ayan, 31 Mbps at saka 38 Mbps yung nakuha natin. Dito naman kaya tayo sumubok sa ating smartphone ng speed test. Kung maganda kaya yung magiging result din na kagaya ng nakuha natin doon sa ating web browser. Okay, tingnan natin kung maganda yung magiging. Ayun, ang lupit. 30 plus yung nakukuha natin. Napakaganda na to para sa ating mga online games at online class. Pwedeng-pwede po to. Yung ping natin is nasa 30 plus lang, no? So, mag-mobile games tayo dito ay smooth na smooth. Ayan, 45, mas mataas yung upload natin. So, mapapansin natin dun sa mga last test natin, yung band 42 ko na hardware na ginamit is mas mataas yung napakataas ng kanyang download speed pero napakababa ng kanyang upload speed. So, dito sa band 1, band 3 ay mas mataas yung upload speed niya. Okay, so depende na sa area kung ano yung mas maganda. Check natin ulit kung consistent nga yung ating nakuwang signal. Okay, very nice, very nice. Napakaganda ng result ng ating Smart Rocket SIM Unli Data 499 na inilagay natin dito sa ating B52565A na connected o nilagyan natin ng external antenna na parabolic Sensei antenna. Ito pong nilagay kong antenna
Check na lang po sa ating unboxing, sa ating sensei, na meron po itong 698 MHz to 4000 MHz. Napakarami ng kanyang bands na pwedeng konektahan. Okay, so sa ngayon, yun lang muna. Sa mga nakapanood, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo upang makita po natin or ma-check natin yung pagkakaiba-iba ng ating mga test. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin ng bell button upang ma-notify po kayo sa susunod nating mga video. Godspeed.